Sa video na ito, itatakil natin ang ilang mga katanungan na madalas kong natatanggap mula sa mga taong bago pa lang at nagiging interesado pa lang sa firearms. Hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy at recently, base sa mga comments and messages na naoobserbahan ko, ay parang dumadami na din yung mga bago at nagiging interesado pa lang sa firearms. At happy naman ako dito. Madami tayong natatanggap na message araw-araw at hindi ko na talaga masagot lahat kasi currently solo ko lang naman minamanage ang page na ito at hindi naman ito yung full-time job ko. Meron akong Monday to Friday, 9 to 6 na trabaho. Anyway, gusto ko talaga masagot yung mga katanungan ng karamihan, lalong-lalo na yung mga questions ng mga bago pa lang at nagiging interesado pa lang sa firearms. At ang video na ito ay para dyan. Bago tayo magsimula, disclaimer lang, ang mga bagay na sasabihin ko ngayon ay base lang sa aking na-research, na-experience at ilang personal opinions lang. I highly suggest kung meron kayong katanungan about firearms, do your own research also. Simulan na natin! Hello Guns Pinoy, paano po legally makabili ng baril? Okay, so dito maganda siguro na italakay natin ang LTOP and firearm registration. Unahin muna natin yung LTOP. Ang LTOP ay ang License to Own and Possess Firearm. Bale, ito yung lisensya ng isang tao para siya ay legally makabili at makapagmay-ari ng isang firearm. Kumbaga parang driver's license siya, lisensya ng tao. Ngayon, kung meron ka ng LTOP, ay madali na makapurchase ng firearm sa gun stores. So let's say meron ka ng LTOP, pumunta ka sa gun store, nakapili ka na ng gusto mong firearm, ready to buy ka na. Ang next step naman dito ay kailangan i-register sa pangalan mo yung baril na bibilhin mo. Kumbaga sa sasakyan, parang rehistro ng sasakyan. Ang LTOP ay ang license ng gun owner at ang firearm registration naman ay ang rehistro ng mismong baril. Yung firearm registration ay hindi naman actually mahirap dahil kadalasan kaya na i-take care of yan ng gun store na bibilhan mo. So suggest ko lang, kuha ka na ng LTOP, madali na yung next steps sa pagbili ng firearm. Actually, pwede naman kayo pumili ng baril kahit wala pang LTOP. Pwede na kayo mag-down payment sa gun stores. Pero hindi pa yan mare-release dahil kailangan ma-register ang unit sa pangalan mo at magagawa yan kapag meron ka ng LTOP. Next question. Sir, pwede ba bumili niyan kahit simpleng tao o worker lang? Dito tingin ko ang ibig niya sabihin ay kung pwede ba magmay-ari ang isang civilian ng firearm. Yes, as long as makakuha ka ng LTOP. Ako ay isang private employee, civilian, nakakuha naman ako ng LTOP at naka-purchase din ng firearm. Madami din nagtatanong sa akin kung paano ba kumuha ng LTOP at meron akong post about dito, limang hakbang sa pagkuha ng LTOP. Mag-iiwan na lang ako ng link sa comment section kung interesado kayo basahin. FYI lang din, merong mga gun stores na nag-a-assist ng LTOP application. Tingin ko okay naman i-avail yung LTOP assistance ng ilang gun stores para dun sa mga medyo lost pa sa process at gusto din ng konting convenience. Pero kung kaya, ay suggest na kayo na ang maglakad ng LTOP nyo kasi halos pareho lang yung steps na gagawin at medyo makakatipid pa ng konti. By the way, ingat po pala tayo sa mga nag-aalok ng LTOP assistance na non-appearance dahil kailangan po natin personally talaga mag-take ng ilang requirements personally tulad ng drug test and neuropsych exam at iba pa. Heads up lang po pala sa mga newbies, may ilang kwento na kasi akong narinig na naloko na non-appearance pero hindi pala legit. Okay, last question na madalas ko din natatanggap. Sir, tanong lang, ano ang marerekomenda mong baril sa akin? Madami din tayo natatanggap na inquiries about firearm recommendation. Ano ang best gun for me? Ano ang magandang bilhing baril? Etc. At sa totoo lang, mahirap magbigay ng specific firearm recommendation dito dahil iba-iba tayo. Meron tayong iba't ibang preference sa brand, sa platform, sa type ng firearm at nako, napakadami pa. At syempre, iba-iba din tayo ng budget, taste, at purpose sa pagmay-ari ng baril. I suggest visit kayo sa gun store, check out the guns na available, at tingnan nyo kung ano yung fit para sa inyo. You can check firearm reviews online, kahit hindi na reviews ko ang tingnan nyo, okay lang, pero basta do your own research. Kasi at the end of the day, ikaw ang magiging end user ng firearm mo. Ang satisfaction mo sa firearm na bibilhin mo ay nakabase sa iyo. So, find the firearm na fit for you and your purpose. So, ayan lang muna mga kaibigan sa ngayon. Salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po, si Guns Pinoy.